Yo! Good morning! Good evening po sa inyong lahat! I'm back! Ayan mga kadaldal, magbe-bedtime story na tayo mga kadaldal. Ito na, kaya ako'y nasa bed na kasi gustong-gusto ko nang matulog, gustong-gusto ko nang humiga at ako'y napagod sa buong araw ng aking pagdarna! Pero syempre, hindi natin kakalimutan ang napaka-importanteng ginagawa natin everyday na nagpapakilala tayo ng mga santo. So today mga kadaldal, meron tayong santo syempre. So hindi na natin masyadong pahahabain ang ating intro. At andito na ako sa bed, parang gusto ko nang matulog kasi ito na, fresh na ako, nakaligo na ako at nasa kwarto na ako. Gusto ko na talaga matulog. Ako hindi, papagod na. Ayun ko lang, good luck sa akin kung makatulog ako. Kasi pag tapos ko na ng santo, hawakan ko na ang cellphone, hindi ko alam kung makakatulog ulit ako, di ba? So, makakatulog agad. So, bahala na ako ano oras ay makatulog. Basta importante, makagawa tayo ng vlog ng santo at ma-share ko sa inyo. At marinig natin bago tayo matulog. So, ito na po ang ating santo for today. Today, mga kadaldal, is November 15, 2022, at ang ating santo for today, ay ito na, hindi natin patatagalin, maliwanag ba ang aking pwesto, kasi andun yung mga bata sa mga pwesto ko, kaya dito na lang ako sa kwarto ko. ito na mga kadaldal, ang ating saint for today, November 15, 2022, ay walang iba kundi si San Alberto Magno. Ayan. So, sabay-sabay po natin kilalanin ang talambuhay ni San Alberto Magno, kung sino po siya. So, ito na po. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kaarawan ni San Alberto Magno. Tinagurian siyang Magno o dakila dahil sa kadalubhasaan niya sa pilosopiya, teolohiya, at siyensya. Parang nabasa ko na ito dati. Parang iba to. Di ba ako nagkakamali ng date? Tama ba to? November, tama naman. Baka iba to. Baka magkasing pangalan lang sila. Siya'y isinilang sa... Ay, hindi nga. Iba. Siya'y isinilang sa Lawingen, Swabia, Timog Alemanya noong 1206. Tatlong bagay ang naging alituntunin niya sa buhay: manalangin, mag-aral, at magturo. Naging profesor siya sa mga pinakatanyag na universidad noon sa Europa, katulad ng mga nasa lungsod ng Cologne, Paris, Ratisbon, at Lyons. Ang lawak ng kanyang pambihirang karunungan ay nakapagpahanga sa buong daigdig. Nagkaroon siya ng maraming estudyante, at isa na rito si Santo Tomas ng Aquinas. Noong 1260, napili siyang maging obispo ng Ratisbon. Hinawakan niya ang katungkulang ito sa loob ng 2 taon. Pagkatapos, muli siyang nagsulat ng mga aklat. Ang pag-iisip ng pangunahing pilosopo ng mga Griyego na si Aristotle ay kanyang hinubog sa diwa at aral ng Kristyanismo. Siya'y sumulat ng tungkol sa mahal na paghihirap ng Panginoon at sa mahal na Birhen. Sinusulat niya ang tungkol sa Santissimo Sacramento nang siya ay datnan ng kamatayan noong 1280 sa Cologne.
Ah, yan pala ang kasaysayan at talambuhay ni San Alberto Magno. Akala ko nabasa ko na siya dati, parang similar lang pala, iba pala. So, sa dami ng santo talaga, eh, minsan malilito na tayo. Kaya kailangan lagi tayo nagre-refresh, diba? Sa mga gusto mag-refresh ng mga santo, meron na po ako mga na-upload dyan sa YouTube. Hanapin nyo lang yung date at pangalan ng santo, nakalagay sa playlist. I-refresh nyo na lang kung sino po ang gusto nyo. Kasi nakasave na po dyan. Nag-start ako noong July. This July. Every day po, meron tayong naka-save na dyan. Kung gusto nyo mag-refresh, kasi misa sa dami, hindi na naman natin lahat natatandaan yan, di ba? So, yun po, ang talambuhay ni San Alberto Magno. San Alberto Magno, ipanalangin mo po kami sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang aral po natin for today ay ganito. Para kay San Alberto Magno, ang pananampalataya at katwiran ay di dapat magkatunggali sapagkat iisa lamang ang hinahanap, ang katotohanan. So, yun po ang ating bedtime story, ang ating saint story for tonight. So, yun po, matulog na tayo. At least, mayroon tayong nakilalang santo for tonight. At sana po ay na-bless po tayong lahat at na-inspired tayo sa kwento at talambuhay ng ating santo. So, muli, ako po si Misiel Kadaldal, proud Roman Catholic. God Jesus bless you. Mama Mary loves you. Thanks for watching and see you tomorrow. Bye-bye.